Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang part 2 ng importance of the support troll arc kung saan nagulat ang naniwa Tiger sa lakas ng suntok ng ating bida. Ngayon naman, pagkikwentuhan natin ang part 3, ang hirap na kinakaharap ng mga boksingero sa weight management. 4 na araw bago ang laban nila Aoki, Kimura at Itagaki, hindi makasabay sila Aoki, Kila Ipo, Tahi at Kintaro habang nagro-roadwork. At in-explain nga dito ng ating bida sa mga students niya na kaya nahihirapan ang dalawang ito ay dahil nasa pinakamahirap na part na sila ng kanilang weight management. Na kahit nga piling nitong mga to na wala na silang ilalabas na pawis, kailangan pa rin nilang pilitin ang sarili na pagpawisan palalo. At kapag nga nangyayari na yun, may mga boksingerong miski pag-akit sa hagdanan ay hindi na magawa dahil sa sobrang hina na ng katawan nila. Kaya sabi ng ating bida sa dalawang bata niya na panoorin nila ang kanilang mga senior ng mabuti dahil darating din ang point na gagawin din nila ang weight management. Nagwo-worry nga si Tae sa kanya kuya dahil kahit first time nito magiging main event ang laban niya, hindi ito ready para doon dahil mukhang hirap na ito sa pagkontrol ng timbang. Pero confident naman si Ipo kay Aoki dahil lately nga daw sunod-sunod ang panalo nito at tila ba parang nagamay niya na ang teknik kung paano manalo sa laban. Dagdag pa nito na kahit nga nasa corner siya, hindi niya ma-imagine na matatalo si Aoki sa laban. Nang tanungin naman nila si Ipo tungkol kay Itagaki, dito nga daw dapat sila mag-worry dahil nasa slump ito. At hindi niya madala sa official match ang kanyang mga pinagpapraktisan. Sa tingin nga ng ating bida, na kapag nailalabas ni Itagaki ang kanyang full potential sa laban, hindi niya ito ma-imagine na nahihirapan sa kahit sinong boksingero. At wala nga daw itong choice si Itagaki, dahil siya lang mismo ang may kayang umayos sa problema niyang iyon. Matapos yun, napansin nila Tahi na wala nga si Kimura sa roadwork session nila. At mas nag-aalala nga daw ang ating bida sa kanya. Sabi naman ni Aoki na magiging okay lang si Kimura at mas madali nga daw ang weight management nito ngayon kesa dati. Sunod nating nalaman kay Itagaki na si Ipo pala ang gumawa ng weight management plan ni Kimura at sinabi nito na basta susundin niya iyon, siguradong walang magiging problema. Matapos yon, pumunta si Ipo sa bahay nila Kimura at nahuli niya ito na gustong uminom ng tubig sa fish tank dahil sa hirap ng weight management. Chinek nila ang timbang nito kung bumaba ba kagaya ng plano. Pero hindi naging maganda ang resulta dahil kailangan pang magbawas ng 2.5 kg ni Kimura within 2 days. Dahil doon, napagdesisyon na nilang itigil ang pag-inom ng tubig para ma-dehydrate at makapagbawas ng timbang. Pagkatapos noon, pumunta sila Ipo sa sauna at doon nga sinabi ni Kimura na sanay siyang pumunta sa sauna nang dahil sa weight management. Nang tanungin nito si Ipo, sabi nga ng ating bida na hindi niya pa na-experience mag-sauna. Since madali niya namang naabot ang weight limit kahit sa normal na pagka-practice lang. Dahil nga hindi nito madamayan ang hirap ni Kimura, nag-sorry ito dito. Pero reply naman ni Kimura na hindi niya kailangan mag-sorry. Since kahit nga madali ang weight limit ni Ipo, sobrang hirap naman ang mga matches nito. Dahil lagi siyang namamatch up sa mga mas malalaki sa kanya. Sunod nga nating nalaman kung bakit ito nagtitiis sa junior lightweight kahit hirap na ito sa weight management. At iyon nga ay dahil duwag siya, kaya naman mas maliliit lang sa kanya ang mga gusto niyang makalaban. Dahil natatakot siya sa mga solidong suntok ng mga mas malalaking boksingero. Habang sinasabi ni Ipo na hindi nga daw duwag si Kimura, sobrang pinagpapawisan ito. At narealize niya na ganun pala kahirap ang na-experience lagi nila Takamura at Miyata. Sunod na napansin ng ating bida na kahit nga onti, eh hindi pinagpapawisan itong si Kimura. Matapos ang kanilang sauna session, 500 grams lang ang nabawas na weight ni Kimura. Kaya naman sabi ng ating bida na tatakbo sila pa uwi ng bahay. Bago umuwi si Ipo, sunod nitong sinabi kay Kimura na kumain lang ng dried mushrooms. Pero huwag lulunukin para dumura ito ng dumura. Kinabukasan pagkatapos ng trabaho ni Ipo, pumunta agad ito sa Kimura residence. At pagdating nito doon, na-meet niya ang mga magulang ni Kimura. In-inform nga nila si Ipo na hindi nga daw lumalabas ng kwarto si Kimura. Sabi nga nila na sobrang mas nahihirapan nga daw ang kanilang anak ngayon sa weight management. At ang lahat nga daw ng kapitbahay nila ay bumili ng ticket para panoorin ang laban ni Kimura. Kaya palaki problema kung hindi nito maabot ang weight limit bago ang laban. Sagot naman ni Ipo na dahil nga sa marami ng nawalang laway kay Kimura, estimate ito na mga 500 grams na lang ang kailangan nitong ilus. At nasisiguro niya kinabukasan, mamimit niya na ang weight requirement. Dahil doon, nagpasalamat ang mga magulang ni Kimura sa pag-aalaga ni Ipo sa kanilang anak. Matapos yun, chinek na ni Ipo ang timbang ni Kimura.
Nagkamali nga siya sa kalkulasyon niya at kinakailangan pang magbawas ng 1.2 kilograms ni Kimura. Kaya naman bumalik sila uli sa zona at habang nandoon, biglang hinimatay si Kimura dahil sobrang dehydrated na ito. Dahil doon, nagpanik ang ating bida at sinabi nito na tatawag na siya ng ambulansya pero ayaw pa rin sumuko ni Kimura. Sagot nga ni Ippo na hindi na nito kaya mag-stay sa junior lightweight. Siya na ang bahala mag-explain sa lahat na kailangan niya mag-backout sa laban at sunod na umakyat sa lightweight division para sa next match. Pero ayaw nga pumayag ni Kimura at nakiusap ito na sama siya ni Ippo at huwag sumuko dahil nga duwag siya. Nagsorry ito kay Ippo at sinabing hindi na siya pwedeng umakyat ng lightweight division. Kaya naman na-realize ng ating bida na kaya pala nag-i-stay sa junior lightweight si Kimura ay dahil kay Aoki since ayaw niya maging hadlang sa pangarap ng kanyang best friend. Dahil doon, na-convince na si Ippo pero sabi nito na kapag hinimatay ulit si Kimura, tatawag na siya ng ambulansya. Matapos yon, tinawagan ng ating bida si Takamura para humingi ng mga advice sa weight control. Sabi ni Takamura na, isa lang ang magiging solusyon. Kung sisikmuraan ko siya ng isang solid na suntok, siguradong susuka siya ng isang litrong dugo. At after nun, sure akong goods na siya. Pero sabi nga ni Ippo na mamamatay naman si Kimura pag ginawa niya yon. Biglang nagalit si Takamura at sinabi nito na, ang weight control ay isang bagay na kailangan mong gawin para sa sarili. Responsibility mo to para sa match mo at kalaban mo. Lalong-lalo na sa mga taong bumili ng ticket para suportahan ka. At kapag nga daw hindi mo nagampanan ng responsibility na yun, hindi mo ito masusolusyonan sa pasori-sori lang. Sunod nitong nabanggit na kung okay ka lang daw kay Kamugawa ang ginawang pagsuko ni Ippo, nasisiguro ni Takamura na sa kanya hinding-hindi magiging okay yun. Nang itapon ni Takamura ang telepono, sinabi nito na wala naman niyang special sa weight control nitong si Kimura. Kaya kung hindi ito dahil sa mga comfort food, sigurado kailangan lang nito maging mas motivated. At hindi na nga daw sapat ang mga walang kwentang pinaniniwalaan ni Kimura. Sa uli, sabi ni Takamura na kung hindi na siya motivated, dapat pagretiro na lang ito. Kinabukasan, dumating na ang araw ng weigh-in at nakita ni Ippo si Kimura nagising na pero wala nang energy para magsalita o gumalaw. Nang e-check nila ang timbang ni Kimura, over pa rin ang 400 grams ito. Kaya naman napaisip si Ippo kung ano ang dapat niyang gawin para ma-meet ang weight requirement. At nang may tumalon nga kuliglig sa buhok ni Kimura, biglang sinabi ni Ippo na sasamahan niya ito hanggang sa uli. Matapos yon, sa Huracuin Hall, nagkuusap sila Aoki na baka nag-quit na si Kimura dahil sa weight control niya at biglang nagulat ang mga to sa kanilang nakita. Dito nga natin nakita ang kinalbong Kimura para ma-meet ang weight requirement. Sabi nga ni Shinoda na ang mga babaeng may mahahabang buhok ay nasa 100 grams lang. Kaya naman sabi nito na kahit pagawing malamonghi itong si Kimura, mga 40 grams lang ang mababawas nito sa timbang niya. Reply ni Ippo, at yun nga ang dahilan kung bakit shinave ko lahat. At sunod itong pinakita ang sobrang kinis na Junjun ni Kimura. Pati nga sila Itagakuya at Aoki ay nasilaw dahil sa sobrang kinis. At sabi ni Ippo na siya din ay nag-shave para ipakita ang suporta nito kay Kimura. Nang pumasok na sila Ippo, sabi ni Yagi na siya na ang magbubuhat ng bag nito. Nagulat siya dahil sa bigat ng bag at napatanong kung ano kaya ang laman noon. Habang papunta sa weigh-in room, tinanong ni Shinoda si Ippo kung naabot ba nito ang weight requirement. Pero hindi nakasagot ang ating bida, kaya nag-alala si Shinoda. Sabi ni Ippo na ginawa niya na lahat ng kaya niyang gawin. Dumating na ang buong team ng Kamugawa Boxing Gym sa weigh-in room. Nakita nga ng kalaban ni Kimura na si Junpei Yoshimoto ang kalagayan niya. Sa tingin nga ni Junpei na umaakting lang itong si Kimura para maging pabaya siya sa paparating nilang laban. Nang timbangin si Kimura, sobra pa rin ng 100 grams ang weight nito. Nagalit niya ang kampo ng kalaban at sinabi nito nag-effort silang ma-meet ang weight requirement. Kaya kung hindi ma-meet ni Kimura ang catch weight, hindi na magkakaroon ng laban. Nang malaman ni Ippo na meron siyang isang oras bago ang re-weigh-in, nag-aaral itong tumakbo papalabas para gumawa ng paraan. Pinakain ni Ippo si Kimura ng bubble gum para maglabas pa ito ng laway. Pumunta rin ulit sila sa zona at naglakad pabalik ng venue para makapagbawas pa ng timbang. Matapos yun, na-meet na ni Kimura ang weight requirement. At agarang umalis agad ng Kamugawa team dahil ayaw nitong makita ng kalaban ang nanghihinang Kimura. Tuwang-tuwa naman ang coach ni Junpei dahil totoong nahihirapan pala si Kimura sa kanyang weight management at hindi lang acting. Naniniwala din ito na wala ng pag-asa makarecover si Kimura para sa laban niya kinabukasan. Sa labas na Huracuin Hall, agarang pinainom ni Ippo si Kimura para makarecover.
At sunod nating nalaman kay Shinoda na energy drink gel pala yun, kaya naman mabigat ang bag nito. Sabi ni Ipo, base sa kanya pag-aaral, ito daw ang iniinom for hydration and replenishment dahil puno ito ng vitamins at calcium. Nang bumalik ng energy ni Kimura, nagwala ito nang ma-realize niyang sinibang buong katawan niya mula ulo hanggang paa. Sa Dunaire Restaurant, in-explain ni Kimura ang pasasalamat niya kay Ipo at sinabi nitong hindi niya makakalimutan ang ginawang sakripisyo ni Ipo para sa kanya. Sabi naman ng ating bida na kung manalo nga daw si Kimura sa laban niya bukas, sapat na yun bilang bayad sa sakripisyo niya dahil yun naman ang goal nila kaya niya ginawa lahat yun. Sunod nilang pinag-usapan ang unranked boxer na kalaban ni Kimura. Lamang nga daw si Kimura sa strike ng mga dalawang level dito. Subalit yun ay kung magagamit ni Kimura ang buong lakas niya. Nabanggit din ni Ipo na imposible nga magamit ni Kimura ang kanyang buong lakas. At napansin din ito na sa mga past matches na nawawalan na dito ng lakas sa early rounds. Kaya naman nasisiguro niya na mas magiging mas malala pa yun bukas. At doon nga daw iikot ang kanilang strategy para sa laban ni Kimura. Sunod nating nalaman na ang strategy pala na yun ay tinatawag na the one round KO strategy. Hindi naman makapaniwala sila Aoki sa narinig niya at imposible nga daw ang sinabing strategy ng ating bida. Sabi naman ni Ipo na naiintindan naman niya kung bakit hindi makapaniwala si Aoki at dagdag pa nito na lately nga daw parang wala na itong lakas at motivation si Kimura. Sagot nila Yagi at Shinoda doon na nawalan na nga ito ng goal at napapatanong kung bakit pa ito lumalaban sa ring. Tahimik lang naman sa Gedli si Kimura at sabi nito sa sarili na sana naman hindi nyo pinag-uusapan yan sa harap ko. Ano sa sakit yung magsalita? Naniniwala naman si Ipo na kung sakaling manalo ulit si Kimura sa mga laban niya, makahahanap ulit ito ng goal at magkakaroon ng chance na ma-showcase ang kanyang true potential. Nabuhaya naman si Kimura nang marinig niya yun at sinabi nito na ang potential ko. So sinasabi mo bang may tinatago akong secret power? Pero napatahimik bigla ang lahat. At mabilis na binago ng mga to ang topic na tila para bang wala silang narinig. Sunod na in-explain ni Ipo na kaya niya ito naisip dahil nasisiguro niya nang makita nila Junpei ang kalagayan ni Kimura sa weigh-in, tingin ng mga to na wala na itong stamina. Kaya naman pipilitin nilang patagalin ang laban. At ayun din ang dahilan kaya kailangan agad tapusin ni Kimura ang laban sa early rounds. Hindi naman naniniwala si Aoki na kayang mang-knockout ng mga suntok ni Kimura. Sabi naman nila Shinoda na pwede namang itong kumounter kagaya ng ginawa niya last time. Pero sagot ni Itagaki na siguradong ina-expect ng kapo nila Junpei lahat iyan. Kaya naman if mag-all-in si Kimura sa early rounds, siguradong dedepensa lang si Junpei. Hanggang sa dumating ang oras na pagod na si Kimura. Matapos yun, sabi ng ating bida, nagagamit nga sila ng 4-6 combination. Siguradong magiging effective kay Junpei. Pinigure out naman ni Kimura na ang 4 nga daw ay body punch at ang 6 ay rate overhand. At sa uli, sinabi ni Ipo na ang strategy ay magpaulan ng mga sunod-sunod na dragon fish blows. Kinabukasan, nakita ni Takamura si Regular sa labas ng Korakuen Hall at napatanong ito kung bakit pa siya nasa labas since pinilan niya ito ng tiket ng laban ni Kimura dahil alam niyang idol niya ito. Pero sabi nga ni Regular na ibinenta niya ang tiket para ipagsugal at sunod na natalo. Napagdesisyon na ni Takamura na papasukon nito gamit ang kanyang boxing license. At matapos nga itong bula-bulahan ni Regular, binilan niya ito ng pagkain at beer. Sa waiting room, ni-request ni Ipo kay Tai at Kitaro na bantayan sila Itagaki since wala nga siya doon. Na magsisimula na ang junior lightweight match ni Kimura na may 8 rounds, sobrang na-excited at napasigaw si Regular habang nasa audience. Kaya naman napatanong si Takamura kung bakit nga ba ito fan ni Kimura. Reply nito na dahil nga daw yun sa aura nitong malabasura na kagaya niya. Dagdag pa nito na gusto niyang makita kung hanggang saan ang mararating ng isang ordinaryong tao na kagaya niya. At dahil si Kimura nga din daw ang natitira pag-asa para sa mga basurang tao. Habang papunta si Kimura sa ring, nabilib ang mga audience sa fighting spirit nito to the point na nagpakalbo pa. Sa loob ng ring, pinaalala ni Ipo ang kanilang strategy na kontra rin ang kanyang kalaban sa rope. Paulanan nito ng mga dragon fish blows at i-make sure na hindi ito makakatakas sa kanya dahil siguradong mapapagod siya sa paggamit ng combination na yun. Habang ang strategy naman nila Junpei ay pumuntos lang sa early rounds at saka tatapusin ang laban sa second half. Sa waiting room, seryosong nanonood naman ang mga gymmates ni Kimura sa kanya.
Si Itagaki ay nag-aalala sa kanyang senpai habang ang best friend naman na si Aoki ay umaasang magabayan ng mabuti ni Ippo si Kimura.